Follow up nga tayo doon sa Occidental Mindoro. Natatandaan nyo, huling kami nag-usap ni Governor Eduardo Gadiano, eh, nagre-reklamo yung mga JO at saka mga casual doon sa probinsya ng Occidental Mindoro. Dahil hindi pa yata sila sumisweldo. Ewan ko ngayon kung nakasweldo na. Dahil ang sabi ni Governor Gadiano, eh, hindi pa raw naaprobahan ng sanggunian yung budget. Aba, alamin natin kung ano na ang nangyari. Nandiyan siya? Okay. Governor, magandang umaga po! Magandang umaga po, kabayan, at sa iyong lahat na tagapaginig. Ay, ano baga ho? Naaprobahan na ba ang inyong budget ng sanggunian panlalawigan? Wala pa rin, oh. At ang harap po, nagbutuhan na sila kahapon. Oh! Ay, 9-4. 4 yung gustong ma-approvean, 4 yung, 9 yung nag-reject. Ano ba ang katwiran naman nag-reject? Inihintay ko lang yung transmittal nila kung ano yung content ng kanilang resolusyon. Pero anong balita ho ninyo? Bakit nagre-reject sila? Ang sinasabi kasi yung sa, kuhaan sa BHW, kasi yung sa Mandanas rule kasi ay kuhaan yun, ang BHW ay under ng barangay, pero mayroon kami sa imbaw na inilagay yung 28 million doon ay para doon sa kuhaan yun, sa BHW. Yun ang hindi maaprobahan? Yun ang kanilang contention, by tula daw yung sa BHW. Oh, ayun nasa... naman, no? Kasi sa Mandanas rule, talagang ang BHW sa barangay, ang mga RHU, yung mga rural health unit sa munisipyo, ang hospital ay sa Kapitolyo. Kaya maliwanag, ay nilagay na rin namin yung budget na yun para sa honorarium ng BHW doon sa ilalim ng Municipal and Barangay Affairs Office. Oh, ayun, anong problema pa? Ay, yun po ang dahilan kaya nireject nila yung budget. At ang gusto po ay ipakuan, i-resubmit ng paribago. Ay, 6 na buwan namin tirabaho po yun bago na-submit sa kanila. Oh, tapos magsasubmit na naman? The same ang isasubmit? Opo. Yung i-consider daw yung kanilang recommendations. Na? Ay, mayroon sila kasing mga recommendations na... Halimbawa, yung mga summary ng recommendations, sabi ko naman, pagka-recommendations, kaya nga recommendatory. Oh. Depende yan sa executive kung tatanggapin o hindi. Oh. Pero ang sa akin lang, sana, nag-approve na lang sana sila with conditions kung ano yung kanilang mga recommendations, ipasok nila doon sa mga conditions. Kung ano man ang recommendation nilang kondisyon. Oh, pwede naman kung ilagay yun, mag-approve sila ng budget, approve yung budget, ilagay lang din nila doon yung mga conditions na gusto nila. Oo. Ay, may quorum ho ba tuwing mag-meeting sila? Mag-hearing? Nag-quorum po kahapon at nagbutuhan na nga. O, siyam yung nag-reject. Apat lang yung nag-approve na gustong approve. O, samantalang hindi po na-approve ang budget ninyo dyan sa lalawigan ng Occidental Mindoro, ay papaano na? Ano ang naapektuhan? Marami yung maapektuhan. Kasama na yung mga services program sa mga projects. Totally yung projects. At saka yung Mandanas rule ho na kuan may 37% ang lahat ng LGUs na matatanggap ngayon. Mandanas rule yung naipanalo nila Mandanas at Garcia. Mga 600 million po yon dito sa province of Occidental Mindoro, more or less. Ganun. Oh. Ay hindi ho magagamit yon dahil bago yon. Pag bagong ipoprogram pa lang at walang approved budget, hindi pwedeng gastusin yon. Oo, oh, hindi pwede. Eh, papaano ang siya? Pati yung 20% doon, hindi pwedeng gastusin yon. Kaya marami yung epekto sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Eh, paano yung sweldo ng mga casual at mga contractual employees ninyo? Sa ngayon, na hindi pa talaga nagre-renew kasi naantabayan nga yung approval ng budget. Eh, pero... Kaya wala pa. Mayroon mga tinanggap na mga skeletal force. Ay, di yun ang pasisweldohin, no? Okay, skeletal force. Yung kampanya nyo laban sa COVID-19, paano yun? Ay, kung may mga bago po kaming naka-program doon, ay apektado rin po yun. Kaya isa, hindi ko rin alam kung ano mga legal implications po niyan dahil nasa health emergency po tayo ngayon. Oo. Ay hindi po sila nag-approve ng budget. Pero tuloy ba ang bakunahan nyo? Tuloy-tuloy naman po. At yan ay talagang may mga bakuna pong nadating naman galing national government. Personnel lang po yun sa amin dito. Oo. Kaya nakaka-schedule po yun. At tuloy-tuloy naman po, walang tigil. Ay, paano yung mga personnel na sesweldohan ba nyo? Yung sa mga personnel lang ko, wala po kaming tinanggal dahil health emergency nga, di tuloy-tuloy. Yun po yung sisweldoan po. Okay. So anong hintayin nyo ngayon na governor?
Ay, hinintay lang ako namin yung transmittal ng kanilang resolution sa kung disapprove ba o ano bang kanilang term doon sa hindi butuhan nila kahapon na 9-4. Oh. Kung ano po yun. At hintayin lang po namin. At kasi, siyempre, ay ang nakasalalay po dito ay yung kapakanan ng buong lalawigan. Okay. Ay, ano sabi ho ni Vice Governor? Tumutulong ko ba sa inyo? Ay, ang Vice Governor naman po, siyempre, presiding officer yun. Eh, kaya nga. Pagka nag-tie ang vote, saka lang naman siya mag-decide. Pero, ibig ko sabihin, ay may move din siya kaya napunta sa decision-making na sila kahapon na mag-votation. Opo. Eh, wala ho bang politika din eh, Governor, in totoo? Ay, totoo po yan. Ay, nung nakaraan nga, nung panahon nung term nila, isang linggo lang, approved ang budget eh. Oh. Ay, dito sa amin, ilang buwan na, October, November, December, January na, mga 3.5 months na po. Ay, mga, hindi ba yung mga kapartido ho yung miyembro ng Sangguniang Panlalawigan? Opo, yung apat lang po yung kakampi ko, yung apat na bumoto ng for approval, ay, yun lang po yung kakampi ko talaga. Okay. Ay, sana hindi maapektuhan po ang serbisyo ng lalawigan sa hindi naaprubahang budget na yan. Maraming salamat po, Governor. Maraming salamat po, kabayan. Maraming salamat. Governor Eduardo Gadiano ng Occidental Mindoro. Talaga.